Okay guys, mabuhay. Usapang Derek Ramsey at Elena Darna pa rin tayo ngayon. Kasi kung papansin niyo to guys, ha, tignan niyo lang ang Instagram ng dalawa at makikita niyo yung parang sudden changes pagdating sa mga messages. Nakita niyo parang nabawasan yung negative. And like before, todo-todong bashing, left and right. Talagang umaabot si Derek sa point na nakikipag-away talaga siya dahil sa ang titindi ng mga accusations. But dahil dito sa proposal, sa engagement na ito, na ginawa ni Derek for Ellen, na yun nga, napanood, nakita nyo na dito sa aking vlog, biglang parang, let's face it, ang daming ano, ang daming pumabor, ang daming nagsabing, okay, move on na tayo, okay, stop na mga bashers, or bashers left the universe, bashers left the group, yung mga ganyan na parang walang puwang ang negativity dito sa space nila Ellen at Derek, hayaan natin sila mag-enjoy. Kaya yung question ko ay kadiri ba or kakilig ba or kadiri? Of course, I really want to ano naman to get the opinion ng mga dito sa YouTube kasi sa Instagram talaga as in 90% yata na nag-comment sa wall ng dalawa ay positive na. Totally na erase yung negative na mga messages na mas marami talagang positive. Kung meron man pa konti-konti lang, unlike before, parang 90% ang negative, di ba? So ngayon, eto nga kasi siguro nakita nila si Andrea Torres ay move on na. Wala nang pakialam yung ate mo. Actually, si Andrea sa totoo lang ay mabait na tao. So the fact na hindi siya nagsalita about sa breakup, okay na yan. So move on siya at hayaan na natin siya maging masaya. Masaya siya sa buhay niya ngayon. Kapiling of course ang kanyang parents. So at nagtatrabaho siya sa Legal Wives nga with Dennis Trillo. Yung ganun. So career na lang muna. She's actually bata pa naman si Andrea. So okay lang 'yan. So, unlike Ellen and Derek, kailangan na talaga nilang lumagay sa tahimik. Kailangan na nilang magpakasal, kailangan na mag-asawa, kailangan na nilang bumuo ng pamilya. So hindi naman pwedeng forever ganyan sila. Forever silang nag-enjoy lang. But anyways, eto lang ha. Gusto ko lang basahin sa inyo. Of course, I'm sure nabasa nyo na to. Tsaka kung nabasa nyo na rin or nakita nyo na rin yung post na ito ni Derek. So alam si Derek naman, alam naman natin kung paano magsalita. So well, eto nga yun. Sabi niya, since the day we first met, the chemistry between us has been undeniable. It's strong that I have to catch my breath at times. I have always said that love is intangible, something you can't see or touch. But now I believe otherwise. The chemistry between us that has left me reading at times has made me see, feel, and grasp this unexplainably deep love I now have. When I look at you, I see love, and when I touch you, I embrace love. Last night, we were surrounded by so much love. I'm honored and grateful that you said yes, but most of all, thank you for loving me and allowing me to love you. Sabi naman ni Ellen, I love you so very much. Ayan, pag binasa nyo, tinignan nyo ito yung mga comments. Talagang lahat, congratulations. Kahit na yung mga netizens or yung fans nila, hindi nila ito mga kaibigan na, hindi ito mga artista. Sabi, this is so sweet when I look at you. Ayan nga. Eto naman sabi ng isa, despite of all criticisms and bashing you're getting, still pinapakita niya yung totoo. Kudos to you, Bo. Wishing you a lifetime happiness together with your kids as well as your family and real friends. So, what's meant for you will always find its way. God bless. God has a perfect time in anything talaga. Congrats. I am a fan of Ellen no matter what. I like her talaga, especially when she plays the piano. Wala talaga sa tagal ng pinagsamahan. You will know pag she's the one na. Congrats po. Miss Ellen, huwag niyo po sasaktan si crush. Ilang taon ko yung inalagaan sa heart ko, charing. Ha, love and adore you. Yun nga. So, as you can see, mas marami na talagang nag-agree na. Mas marami ng pumabor. Mas marami ng na nagsabi na nagbibitaw ng mga positive na comment. Alam niyo sa bagay, sa panahon ngayon ng pandemic, I don't understand kung bakit may mga tao rin talaga na naglalabas ng galit. Yung pagka sobrang negative pa rin yung lumalabas sa bibig nila. Ako, I don't have time na for that. As kung medyo masama yung pakiramdam, yung loob ko sa isang tao, hindi ko na lang muna sasabihin. Iisipin ko muna ng maraming beses. So, ganun. Sana lahat ganun. Yung kumbaga, pag nakita nating masaya ang mga tao, kung hayaan na natin sila maging masaya. Kung si Andrea nga, ay feeling masaya na ngayon, hayaan natin, support na lang natin si Andrea sa mga ginagawa niya. Ngayon, kung hindi nyo talaga type si Ellen tsaka si Derek, yun na, forget about them. Huwag nyo na lang, deadmahin nyo na lang sila. But anyways, eto pa yung mga, katulad, anyways,
nakita nyo naman yung additional na... Ay, hindi. Ngayon pa lang, papakita ko lang tong additional na video. At kayo nang sumaksi talaga. Ako, natutuwa lang ako, nasasayahan ako na nakikita ko sa kanila. Although, may mga nasasabi pa rin na parang put on siya, hindi masyado totoo, parang show siya, parang ano lang talaga, parang na... Kumbaga, wala silang magawa, kailangan nang gawin ito. Kumbaga, pang-inis talaga. Pero ikaw ba naman, mag-iinis ka ba naman? Actually, may mga nababasa ako dito sa Instagram ko na parang sa YouTube ko, yan sa Instagram ko rin, na parang sinasabi nila na, parehas namang mayaman yung dalawa. So, anytime na magpaanal, madali na lang yun. But anyways, ito pa yung mga additional na video. Panoorin po natin, guys. Yun lang, pakisagot naman. Pero bagay, pakisagot pala. For you talaga, ano ba, Kadiri? Kakilig ba or Kadiri ang naganap na proposal na ito nila ni Derek kay Ellen? Pakisagot, please. Let's watch this, guys.